Alam ko, the ultimate blame is always government, whether we are in the right or in the wrong. Gobyerno talaga yan. Because government, walang iba eh. Ngayon, alam ko na galit kayo. Magalit na lang kayo sa akin kasi wala man talaga akong magawa. Eh, ang virus na yan, lumilipad yan sa hangin. Kung kausap mo yung may virus, na mabirus ka rin. Yan ang problema dyan sa COVID-19 virus. So, sumunod na lang muna kayo, total para man ito sa lahat. So, mga kababayan ko, naghihingi lang ako sa inyo ng paumanhin. I'm sorry that I have to impose a longer itong modified enhanced community kasi kailangan nag-spike tumaas yung infections at yung ospital natin puno. Magandang gabi mga kababayan ko. Again, the most important topic I think that we have to discuss, almost every meeting, every talk to the people session would really be the continuing rise of COVID cases in the country. We have breached the million mark and it does not really surprise me. At from a distance, nakikita ako talaga. And every time I see people violating the law, I would just say to whoever is seated next to me, sabihin ko, tignan mo ito, tomorrow there will be a spike again. And true enough. And it will never be an ending story until all Filipinos are vaccinated. There will always be a rise and maybe exponential ang takbo ng COVID sa Pilipinas pag hindi kayo sumunod ng batas. You know, this is not only a medical issue. It is now of national interest and maybe the survival of the Filipinos. I would like to be somebody governing but not really unnecessarily going to the extreme. But apparently, not all, but there are a lot of you out there violating, unviolating, and repeatedly violating the laws. I will do. But first, I will read the places at yung kanilang quarantine. Modified enhanced community quarantine. Modified ito. So medyo strict. NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, with additional opening of the economy, well, remains to be seen. Region 2, City of Santiago in Isabela, Quirino, Abra. Then yung sa general community quarantine, we have Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, in Region 2, it's Cagayan, Isabela. In Region 4, it's Batangas and Quezon. Region 8, Tacloban remains to be the general quarantine. Iligan, Davao City, and Barn. The rest of the Philippines is the modified general community quarantine. So, take note of the modified enhanced community quarantine. Listen, it's modified general community quarantine. There are two different animals here.
dalawa ito, it's a modified enhanced, modified general. So, let us be clear on that. Ngayon po, ang sinabi ko na wala naman kasing mangyayari dito pag you keep on violating the law. Alam ko, the ultimate blame is always government, whether we are in the right or in the wrong. Gobyerno talaga yan. Because government, tulang iba eh. Yeah, kaya despite of the fact that may ayuda tayo and we distributed billions, well, wala pa rin ang, it is not even, does not even deserve a comment. So natutulungan. There are billions and money was given at 4,000 and 1,000 per individual. Pero kung makakaya pa, kung hanggang kaya lang. I'd like to talk to the people sa itong sa modified enhanced community quarantine. Ang pakiusap po lang kasi is 2 weeks ang hiningi ng mga medical profession, including the Secretary of Health. His word, mabigat ang salita niya kasi kanyang departamento yan eh. Linya niya yan, kanya yan. So, mga kababayan ko, naghihingi lang ako sa inyo ng paumanhin. I'm sorry that I have to impose a longer itong modified enhanced community kasi kailangan nag-spike tumaas yung infections at yung hospital natin puno. Kaya ho nga sana wang inyong dagdagan, sabi ko na nga, ulitin ko, for those people who do not really care, nari care about whether getting infected or not. I can understand the paano yung utak niyo tumakbo. But the problem is madadali lahat. So, hindi ko na makuha sa yung sabi ko na magandang usapan, daan ko na lang talaga sa batas. Actually, batas. We enforce the law. Ngayon, alam ko na galit kayo. Magalit na lang kayo sa akin kasi wala man talaga akong magawa. Iyang virus na yan, lumilipad yan sa hangin. Kung kausap mo yung may virus, na mabirus ka rin. Yan ang problema dyan sa COVID-19 virus. So, sumunod na lang muna kayo, total para man ito sa lahat. I would be the last, ako yung pinakahuling tao na mag-istorbo sa buhay ninyo. Sabi ko nga, I want the people to be comfortable. So, sometimes you have to interdict or intervene because it is of national interest. But, ibig sabihin para sa for the good of all. To, ano yan yun? Tawag na ito. To, yung health hazard. So, dito tayo na nasabi ko na sa inyo yung rason. 2 weeks, baka hindi nyo narinig. But it was just a recommendation. I am affirming the recommendation of Secretary Duque. Siya yung may alam niya. Siya yung doktor. Abogado lang kami dito, karamihan. So, sumunod na lang tayo sa lahat para at tignan ko kung anong magagawa ko sa paghihirap ng tao, how we can mitigate pang ano sa tao sa kahirapan.